3. Happy birthday, Daddy! Wow, thank you. Blow na your cake! Nagulat ka ba, Daddy? Nagulat ka? Hindi ako nagulat. Gulat na gulat ako, anak. Hi! Thank you. Thank you. Happy birthday, Daddy. Hi, Bert. Thank you. Dad, anong wish mo? Alam mo, anak, yung wish ko, nasa akin na lahat. Nandito kayo, at masaya ako dahil buo tayo. Okay? Saka pala, dahil birthday ko ngayon, hindi ako papasok. Kasi manonood tayo ng sine at mamamasyal tayo. Tamang-tama kasi foundation day nila sa school ngayon. Kaya maagang dismissal nila. Yun! Yay! Bili kita ng mga toys. Okay? Dad, pwede bang huwag na akong sumama mamaya? Bakit man? Eh kasi maraming rides tsaka mga games sa school. Eh may usapan kami ni Uno tsaka ni Berwin na magsasama-sama kami mamaya. Sandali lang ha. Sige, ganito lang. Hanggang 2 o'clock, papayagan kita. Siguro naman tama na yun kasi makakasama na yung mga barkada mo. Okay ba yun? Okay, Dad. Deal. Andayan ni Kuya. Birthday na nga ni Daddy eh. Uy, pumayag na nga si Daddy. Oh, wag na mag-away, wag na mag-away. Basta, ha, pinag-usapan. 2. Nandito ka na. Apo. Ma, bakit mo pa ba inaatid sundo kami ni Susi? Eh, lapit-lapit lang naman ang bahay natin, ha. Tsaka malaki naman ako. Kaya ko nang alagaan yung sarili ko, pati si Susi. Kahit malaki ka na, syempre gusto kong makasiguro na safe kayong makarating sa school at makauwi sa bahay. Kaya nga nag-resign ako sa trabaho, di ba? Para maalagaan at mabantayan ang mga babies ko. Sige na po, Ma. Kahit dito nyo na lang po kami atin. Sige. Ingat kayo, ah. Bye, Mami. Bye-bye. Maaga kitang susunduin mamaya, ha? Bye-bye. Love you. Love you. Mwah. Love you. Mwah. Bye-bye. Para kang bata. Oo, Ma. Papatid ka pa. Tara na nga. Tama daw. Oh! Cornic na naman yung kinakain mo? Hindi ka mo nagsasawa dyan? Eh paano? Yan lang kasi ang kayang bilhin niya ng baon na 10 piso. Hoy! Nagtitipid lang ako. Imbis na ikain ko, ibang gagastas ko na lang sa rides. Ay, sasakay tayo mamaya sa rides, ha? Ang daming game boots. Oh, magkapo na laro yun. Hindi ako pwede mamaya eh. Birthday ng daddy ko. Sabi niya mamamasyal daw kami kaya hanggang alas dos lang ako dito. Ganun ba? Pwede sige. Hanggang alas dos lang. Kuya, pwede mo ako tulungan sa project ko? Kailangan namin gumawa ng Valentine's card. Gusto ko lagyan ng mga paper flowers. Kaya lang nakalimutan ko na yung tulong mo eh. Paano nga ulit yun? Paper flowers? Magaling ka pala sa ganun, Chong. Oo. Magaling si Kuya gumawa nun. Tinuruan siya ng mami namin. Uy! Hindi ako magaling dyan, ah! Pero diba? Sige na! Doon ka lang sa teacher mo magpaturo. Tsaka nilang kita tuturuan pag-uwi natin sa bahay. O kaya bago mamasyal. Nakakaya sa mga barkada ko, eh. Promise? Oo, promise. Sige na! Tara na! Kawawa naman yung kapatid mo, Kyle. Ito naman kasing si Uno, lakas mang asar eh. Ang tagal naman ni Kuya, Mami. Nag-promise siya sa akin bago tayo umalis. Tutulungan niya daw ako dito sa project ko. Hindi ba nga pinayagan siya ni Daddy na hanggang 2 o'clock siya sa school? Bakit ganun si Kuya, Mami? Hindi na siya katulad nung dati. Dati, nakikipaglaro siya sa akin.
Dati, lagi kami magkasama. Pero ngayon, lagi niyang kasama yung mga barkada niya. Ganyan talaga ang bata kapag lumalaki. Nagkakaroon ng mga kaibigan. Ako rin nga eh, naninibago sa kuya mo. Kapag wala siya sa school, kasama niyang barkada niya. Kapag nandito naman siya sa bahay, nakakulong siya sa kwarto niya. Namimiss ko rin ang kuya mo. Sige, tulungan na kita dito. Gagawa ka ng Valentine card, di ba? Naglaro kanina, meron ka na panalo ng prize. Jackpot prize. Jackpot prize? Ano to? Yan ang ticket para sa aming special game na magbibigay sa'yo ng pambihirang prizes. Game? At ang ating kalahok, si Ignacio! Ikaw, Kael, ang pinalatagin contestant ngayong hapon sa pinakamasaya! Pinakamasaya! Pinaka-exciting! Pinaka-exciting! At sa pinakakilalang game show ng taon, ang kilalang kilala, Pakita! Susubukan natin kung gaano mo kakilala ang mga taong kilala mo. Sa bawat round, isang taong malapit sa'yo ang malalagay sa hot seat. Meron kaming tatlong tanong tungkol sa taong nasa hot seat. At meron kang 5 segundo para sagutin ang tanong na yun. Sa bawat tamang answer, ay magkakaroon ka ng malaking premyo! Para sa unang round, ang uupo sa ating hot seat ay isa sa pinakamalapit mong kaibigan, Kael. Walang iba kundi si Berwin! Berwin? O, Kael, galingan mo! Let's play Kilalang Kilala, Makita! Kilalang Kilala, question number 1. Ano ang paboritong pagkain ni Berwin tuwing recess? Ah, corny! Tumpa! At dahil tama ang sagot mo, mananalo ka ng Chichiryaso Game! Question. Magkano ang baon ni Berwin araw-araw sa eskwela? 10. Mambili niya ng cornic. Tumpang na naman! Dahil dyan, nanalo ka ng 5,000 worth ng 5 peso coin! At ang huling tanong para sa round 1, Kael. Ano ang paboritong game ni Berwin sa inyong School Foundation Day? Siyempre! Mahilig yan sa photo booth. Papicture siya ng papicture. Tumpa! Kaya nanalo ka ng brand new digital camera at gift certificate! Congratulations, Kael! At dahil dyan, magkikita tayo ulit sa round 2 ng Kilalang Kilala, Pakita!
kita! Mami, Daddy. Kael, bakit ngayon ka lang? Ah, sorry po. Hindi ko po namalayan yung oras eh. Hindi mo namalayan ng oras? O nawili ka sa kakalaro at nakalimutan mong may mga naghihintay sa'yo rito sa bahay? Birthday ng Daddy mo ngayon. Nasaan ang konsiderasyon mo? Sana po hindi nyo na lang ako hinintay. Sana umalis na lang kayo nang wala ako. Ayaw ko rin naman na sumama sa inyo eh. Ayaw mong sumama dahil mas enjoy ka nakasama mga kabarkada mo, ganun ba? Kael, magse-celebrate tayo ng birthday ng Daddy mo. Dapat kumpleto tayo. Simula nang mabarkada ka, halos hindi ka na namin nakikita. Halos hindi ka na nga namin kilala. Sorry po, Ma. Ngayon ko lang nalaman na masama pala yung makipagkaibigan. Pasensya na po. Tama naman nila. Parang yun lang. Parang laki-laki ng kasalanan ko. Dami kong pera. May camera pa ako. Sabi ng host, may round 2 pa daw yung laro. Babalik ako dun sa tent bukas. Na yung pagkain. Kumain na tayo. Opo, susunod na po. Anak, yung tungkol kanina, huwag mo sanang isipin na pinagbabawalan ka namin makipaglaro. Walang masama na makipagkaibigan. Pero sana, kahit masaya ka sa mga kaibigan mo, isipin mo na meron kang pamilya. Namimiss ka talaga namin, anak. Okay lang po yun, Ma. Hindi ko naman po iniisip yun eh. Kuya, Happy Valentine's. Para sa akin itong ginawa mong Valentine card. Susi, salamat ah. Kuya, maganda ba? Oo, Susi. Magandang maganda. Ah, sige po, Ma. Maliligo po muna ako bago ako kumain. O, sige. Hihintayin ka namin, ha? Opo. Sige po. Matutuwa mga tropa ko nito. Napalulunan mo ang lahat ng ito? Sa isang magic game show? Weh. Oo nga. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Mukha ba ako nag-iimbento ng kwento? Di ba, Barwin, nandun ka pa nga? Tungkol sa iyo yung mga tanong. Kaya nanalo ko. Kasi kilalang kilala kita. Siyempre, tropa tayo eh. Naniwala ka naman kaagad. Malamang ginugutime lang tayo nito si Kael. Titignan niya kung naniniwala tayo. Sige nga, kung totoo yan, ipakita mo nga sa amin yung magic game show na yan. Nasaan ba yung sinasabi mong game show, Kael? Eh, ayan yun eh, oh. Ito yan kahapon eh. Hindi ko talaga, Kael. Niloloko mo yata kami. Anong niloloko? Nakita na naman itong mga papremyo ko, di ba? Baka mami at daddy mo lang ang nagbigay sa'yo ng mga napanalunan mo. Kulit nyo naman eh. Hindi nga. Promise, mamatay man ako. Siya, bahala ka. Basta gagastahin muna namin yung mga coins na ibinigay mo. Brillante tayo, Berwin. Sige, umalis na kayo. Huwag kayong hihingi sa akin ng balatong pag nanalo ulit ako, ha? Pag nanalo ka ng pinapangarap kong PSP, maniniwala na ako sa'yo. Hinalay pang regalo mo sa akin sa birthday ko, ha? Na. Thank you.
round 2 na pinakamasaya! Pinakamasaya! Pinaka-exciting! Pinaka-exciting! At pinakakilalang game show ng taon ang Kilala-Kilala Makita! Para sa round 2, Kael, isa ulit sa pinakamalalapit na kaibigan mo ang uupo sa ating hot seat. Walang iba, kundi si Uno! Let's play! Kilalang kilala question number 1. Ano ang pinaka kinatatakutan ni Uno? Salagubang! Takot siya sa salagubang! Tumpa! At dahil dyan, nalo ka ng Diecast Model Star Showcase! Kilalang kilala question number 2. Ano ang pinakagustong makuhang regalo ni Uno sa nalalapit niyang birthday? PSP! Tumpa! And you win PSP! Huling tanong para makwalify ka sa round 3. Ano ang nangyari kay Uno na isang beses kayo naglaro sa ulanan? Alam ko na. Nadula siya, nahulog siya sa kanal, tapos nagkaroon siya ng bukol. At saka, nagkaroon siya ng maraming pasa. Tumba! At dahil tama ang sagot mo, ulan na pa-premyo para sa'yo! Ulan! At Kael, lahat ng masasahod mo, sayo-sayo na! Congratulations! Ngayon, Kael Ignacio, excited ka na ba para sa round 3? Opo, excited na excited na. Excited ka na bang manalo ng mas malalaki pang papremyo? Opo! Then let's begin! Ang taong uupo ngayon sa hot seat ay malapit na malapit sa'yo. At sigurado akong kilalang kilala mo to. At masasagot mo lahat ng katanungan tungkol sa kanya. Palakpakan natin ang nasa hot seat ngayon, ang kapatid ni Kael na si Susie! Gaano mo kakilala ang nag-iisa mong kapatid, Kael? Sa tingin mo ba, masasagot mo lahat ng katanungan tungkol sa kanya? Siyempre naman po, kapatid ko yan eh. Let's play! Kilalang kilala, makita! Unang tanong, ano ngayon ang paboritong hobby o pastime ni Susie? Mag-drawing! Tumpak! Nanalo ka ng brand new kiddie bicycle! Pangalawang tanong, ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking peklat sa kaliwang binti si Susie? Ha? May peklat sa binti si Susie? Umapatak ang segundo, Kael. Kailangan masagot mo yan. Tik-tak. Tik-tak. Nakikipagkabulan po siya. Yan na ba ang sagot mo, Kael? Ipinaaalala ko sa'yo. Kung tama ang sagot mo, may premyo. Pero kung mali ang sagot mo, may kabayaran. Kaya inuulit ko, ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking peklat sa kaliwang binti si Susie? Opo, yun nga. Nakikipagkabulan siya. Mali! Susie, ano ang tamang sagot? Hindi mo ba natatandaan, Kuya? Tinuturuan mo ako mag-bike noon, di ba? Sige. Kuya, huwag mo akong bibitawan, ha? Oo, kung bahala sa'yo. Tumingin ka lang dyan sa dadaanan mo, ha? O, yan. Ganyan. Ano pa, Kael? Tara na! Oo! O, bilis. Kaya mo na yan, ha? Kamali ako. Teka,
Ano po yung sinasabi yung kabayaran kanina? Mamaya mo malalaman kung ano ang parusa mo, Kael. Ngayon, ituloy natin ang game! Para sa iyong huling tanong, noong na-ospital ka at halos nag-agaw buhay dahil sa sakit ng dengue, ano ang ginawa ni Susie para mailigtas ang buhay ng kuya niya? Ha? May ginawa si Susie para iligtas ako? Kael, hindi mo alam ang ginawa ng kapatid mo para mailigtas ang buhay mo? Hindi po eh. Susie, ano bang ginawa mo nun? Kuya, hindi mo naman natatandaan? Diba kunento ko na to sa'yo? Isipin po siya. Ipapamigay ko po lahat ng mga toys ko. Iligtas niyo lang po ang kuya ko. I'm sorry, Kael. Pero natalo ka sa round 3. Natalo ako? Ano po yung parusa niyo? Babawiin niyo yung mga napalalunan ko? Aba, hindi! Sayong sayo na lahat ng napalalunan mo! Thank you for playing our game! Ano kaya yung parusong sinasabi nila? Nakakaya naman. Mali yung mga alam ko tungkol kay Susie. Alam ko na. Babawi na lang ako sa kanila. Bibilang ko ng regalo si Mami, si Daddy at si Susie. Si Lino ay isang langgam na ayaw maghanap ng pagkain. Mami! Daddy! Mami! Para po sa inyo. Wow! Wow! Thank you! Paborito ko to, anak! Ang ganda naman! Dad, ito po para sa inyo. Para sa collection niyo yan. Anak, ang mahal nito. Saan mo kinuha? Sumali po kasi ako sa contest sa school. Tapos napalalunan ko yung first prize. Kaya yan yung binili ko. Maganda, anak. Salamat. Kalingan. Susie, ikaw para sa ito. Wow! Sino ka? Susie? Nagbibiro ka ba? Susie, kuya mo yun. Hindi ko po talaga siya kilala. Yung parusa. Ito yung parusa. Hindi na ako nakikilala ni Susie. Sabi ko sa inyo, Daddy. Yung game show sa school, yun ang dahilan ko bakit hindi na ako naaalala ni Susie. Anak, parang mahirap naman ata paniwalaan yung sinasabi mo. Na may isang magical game show sa school ninyo na nagtanggal ng alaala ni Susie? Anak, baka naman nananaginip ka lang. Hindi, Dad. Hindi yun panaginip. Nakikita niyo itong mga prizes, di ba? Tsaka yung parusa, totoo din. Dahil mali yung sagot ko, binura nila ako sa alaala ni Susie. Mabuti pa, pag-usapan na lang natin to bukas. Matulog na kayong dalawa. Kung ganito pa rin ang kalagayan ni Susie bukas, eh, dadalhin ko na siya sa doktor. Eh, lika na, pero baby. Pero, Mami, Wag na. Bukas na tayo mag-usap. Magpahinga na kaya. Lika sina, na. Sama na yung kapatid mo. Sigo na. Hindi ako papayag. Babawiin ko si Susie. Balik mo sa akin ang kapatid ko! Welcome back, Kael! Huwag ka na masyadong malungkot. Dahil may good news naman ako para sa'yo. Kahit natalo ka sa round 3, maglalaroin pa rin kita sa round 4! Ayoko na maglaro!
Balik mo na ang alaala ng kapatid ko! Bakit ka ba nagre-reklamo? Di ba mas gusto mo makasama mga kaibigan mo kaysa kay Susie? Basta! Ibalik mo ko sa alaala ni Susie! Sige! Gagawin ko yan! Kung mananalo ka sa next round! Ayoko na nga maglaro eh! Kasi madaya kayo! Kael, parang hindi ka naman tinuruan ng good manners ng mga magulang mo. Speaking of which, ipakikilala ko na sa inyo ang mga uupo sa hot seat natin ngayong gabi. Sila Mami Ka and Daddy Shma! Ang pinakamamahal na magulang ni Kael! Mami? Daddy? Let's play! Kilala-kilala, bakita! Kilala-kilala question number one! Alin sa mga bagong inaral na luto ni Mami Kati mo ang paboritong-paborito ngayon ni Daddy Shma mo? Sinabi na ngayon ko na maglaro eh! Hindi na ako sasagot! Hindi ka ba sasagot? O hindi mo alam ang sagot? Mami Kati, Daddy Shma, ano ang sagot? Ano ka ba naman, anak? Pati ba naman yung paboritong ulam na niluluto ng nanay mo, hindi mo alam? Ha? Pininyahang manok? Paano naman niya malalaman yun? Eh, inaabot na siya ng hapunan sa bahay nila Uno. Bihira na siyang sumabay sa atin sa pagkain. Alam mo ang ibig sabihin niyan, Kael? Mapupura ang bahagi ng alaala nila sa'yo! Pangalawang tanong, kailan huling umiyak ang Daddy Shma mo? Umiyak? Eh, hindi naman umiyak si Daddy. Teka! Nung namatay yung papa niya. Answer the question, Daddy Shma. Huli akong umiyak nung nagka-dengue ka. Dapat alam mo yun. Ano ang pinakamasayang memory ng Mami Kathy mo na kasama ka? Nung... Mami! Daddy, tulungan niyo ako! Mami Kathy? Hindi mo ba alam na ang pinakamasayang araw para sa akin ay yung araw na pinanganak kita? Madaya kayo. Paano ko malalaman yun? Ikakapanganak pa lang sa akin nun. Pero naisip mo ba, Kael, na tanungin ng mga magulang mo tungkol doon? Kailan ka huling nakipagkwentuhan sa kaila? Nag-try ka bang kausapin sila tungkol sa mga nagpapasaya sa buhay nila ngayon? Kael, mas kilala mo ang mga kaibigan mo. Pero ang sarili mong pamilya, hindi! Purahin! Purahin ang tuluyan! Wag! Tama na! Mami, Daddy! Sino ka? Ano ginagawa sa loob ng bahay ko? Ha? Huwag nanakaw ka, no? Hindi po. Paano ka nakapasok dito? Anak niyo po ako. Ako si Kael. Ano yung sasabi mo? Ha? Ako po yung panganay niyo. Hindi niyo po ba ako natatandaan? Ang dami mo pang palusot. Halika na rito. Ayaw ko kung nakita, ha? Dad! Saan babalik dito? Maniwala kayo sa akin, hindi ako magnanakaw. Kapag bumalik ka pa, natawag na kami ng pulis para hulihin ka. Umuwi ka na. Mami, Daddy! Hindi ako magnanakaw. Maniwala kayo. Mami, Daddy! Mami, Daddy! Mami! Mami, Daddy!
Happy birthday, Daddy! Kuya, happy Valentine's. Gagawin ko. Hindi pa tapos ang laro, Kael. Akala mo ba game over na, Kael? Hindi pa. Bibigyan pa kita ng pagkakataon na mabawi ang pamilya mo. Ito ang tinatawag na sudden death round. Nang pinakamasaya! Pinakamasaya! Pinaka-exciting! Kilala! Bakita! Mababawi ko pa ang pamilya ko? Paano? Tsaka, wala na akong may bibigay sa'yo. Nakalimutan na nila ako. Ganito ang laban ngayon, Kael. Pag nasagot mo ng tama ang mga tanong ko, ibabalik ko sa'yo ang pamilya mo. Pero, pag mali ang sagot mo sa tanong ko, kukunin ko sa kanila si Susie. Hindi. Ayoko. Okay lang na ako ang mawala sa mga magulang ko. Naging makasarili kasi ako. Hindi ko sila binigyan ng importansya. Binaliwala ko sila. Pero si Susie, wala siyang kasalanan. Kaya mas okay lang na ako ang mawala sa kanila. Pero hindi ko isusugal ang kapatid ko. Sigurado ka na ba dyan? Oo. Sigurado na ako. Kung ganun, maglalaro ka pa rin! Hindi! Ayoko na nga eh! Let's play Kilalang Kilala! Question number one! Sino ang gumawa ng Valentine's card na ito? Si Susie. Kuya, happy Valentine's. Para sa akin itong ginawa mong Valentine card. Susie, salamat ah. Kahit hindi ko na siya natutulungan sa paggawa ng paper flowers at cards niya. Kasi, nahihiya akong masabihan ng mga kabarkada ko na baduy ako. Pero binigyan pa rin niya ako ng Valentine's card. Tumpa! Question number two. Ano ang ipinagbili ng daddy mo para makapagbayad sila sa ospital nung nagkasakit ka? Dad, ito po para sa inyo. Para sa collection niya. Maganda na. Salamat. Yung comics at graphic novel na kinukolekta niya simula nung bata pa siya. Binenta niya yun para may bagamot ako. Kaya nga binilang ko siya ng graphic novel eh. Tumpak na naman, Kael! At para sa huling katanungan, makinig ka, Kael. Sino ang nag-resign sa kanyang dream job sa kagandahan ng kanyang career? Para alagaan ka at ang bunso mong kapatid. Kaya nga nag-resign ako sa trabaho, di ba? Para maalagaan at mabantayan ang mga babies ko! Si Mommy. Siya ang nag-resign. Para maalagaan niya kaming mabuti ng kapatid ko. Binigay ng pamilya ko ang panahon nila. Lahat ng kaya nilang ibigay para sa akin. Pero ako, minsan lang mahinga ng oras. Hindi ko pa nabigay. Tumpak, Kael. At dahil sa natutunan mong yan, isa kang winner! Congratulations! Nandito na naman ako?
kilala. Kael? Ang ginagawa mo rito? Ba't wala ka sa loob? Kilala niyo na ako? Natural. Anak ka namin eh. Daddy! Kasi gabi ka lagi umuwi kahit nangyayari sa'yo. Mama! Kuya, bakit ka nagka-cry? Susie, kilala mo na ulit ako.